And now we come to the end of the day. Gawa tayo ng masustansyang gulay na ampalaya. Good morning mga kamamsi ko dyan. Ayan, sa wakas sumikat na rin yung araw. Grabe, grabe. Parang one week ako hindi nakapag-upload sa inyo. Ulan ang ulan dito sa amin at hindi ako makalabas kasi nga ako nagda-drive. Natatakot ako mag-drive ng madulas. Naglagay na tayo dyan ng oil. Banat na naman tayo sa pag-upload. Mga kamamsi ko, kamusta na kayo? At alam nyo ba yung pinagbisihan ko? Siyempre, nagtanim ako. Isang buong bawang ito na maliit. Pag-isa-gisa lang natin yan. Gulay-gulay tayo ngayon kasi talaga nag-uulanin dito sa amin ngayon. Medyo nakita ko yung araw pero ayan na naman, dumidilim na naman. So medyo golden brown na yung ating bawang. Isunod na natin yung ating isang sibuyas. Then lagay na natin yung ating dalawang kamatis. Durugin natin mabuti yung kamatis para lumasang-lumasa talaga dun sa ating gulay. Ilagay na rin natin yung kalahating bell pepper. So ayan, mabango-mabango na yan. Ilagay na rin natin yung ating binili. Binili ko po ito ng 20 pesos lahat po ito. Slice na po yan nung binili ko. Wow, ang sarap nito. And then, maglagay na tayo ng ibang pangpalasa. Lagyan natin ng seasoning, pamintang durog, sibuyas dahunan. Marami akong sibuyas dahunan kasi yung kalahati niya ay itinanim ko. And gisa-gisa lang natin yan. Budbura natin siya ng asin. Depende sa inyong panglasa. And batihin natin yung ating dalawang XL na itlog. Saka natin ilagay, ibuhos dito sa ating ampalaya. Saka natin haluin. Then, takpan natin. Bango. O sino hindi kumakain dyan ng ampalaya? Nako po. Masarap po yan. Mabitamina. Kaya try nyo. Hindi po yan mapait. Okay na to mga kamamsi. Tikman na natin at ahunin na natin yan. Hap. Sarap po siya. Toy up na natin ang ating stove. Ito na mga kamamsi ang ating ginisang ampalaya na masustansya.